Mga idol, ngayong araw, pag-usapan naman po natin yung tamang pagpapakain po sa mga alaga nating kambing na sa ganun po ay maiwasan na rin po natin yung overfeeding na tinatawag natin. And what's up again sa inyo mga idol and welcome back sa ating channel. And for today's video is pag-uusapan naman po natin kung paano po ba yung tamang pagpapakain sa mga alaga nating kambing na sa ganun po ay mabigyan po natin sila ng tamang pagkain lang at hindi po yung sobra. So minsan po kasi yung pagbibigay po ng sobra is nagiging cause din po ng bloated. So kung interesado ko sa video na to, let's go! Hanggang ngayon ba mga idol ay nahihirapan pa rin po kayong magbigay ng mga pagkain sa mga alaga nyong kambing? Naiisip nyo rin ba na baka masobrahan yung ating mga binibigay ng mga legumes at mga feeds at ganun na rin po sa mga painom? So ano ba yung mga paraan natin sa pagpapakain ng mga alaga nating kambing? So ano po ba yung pinakamaganda nating gawin na sa ganun po ay magkaroon po tayo ng daily routine sa pang-araw-araw na ginagawa natin, na sa ganun po ay mayroon po tayong sundin na program ng pagpapakain sa kanila. Kung halimbawa, alin ba yung unahin natin? Unahin ba natin yung feeds? Unahin ba natin yung legumes? Yung mga damo? O yung pagpapainom ba? O ano ba yung mga dapat nating isalang-alang sa pagpapakain ng mga kambing na sa ganun ay mabigyan natin sila ng sapat at hindi po sobra, na sa ganun maiwasan na rin yung mga hindi inaasahang pagkakaroon ng bloated. So sa video na to mga idol ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ba ako magpakain ng mga alaga kong kambing, kung ano po ba yung inuuna ko, kung binibigyan ko po ba sila ng mga feeds, ng mga painom at ng mga legumes at damo, at ipapakita ko po sa inyo yung step by step na ginagawa ko sa pagpapakain po ng kambing, na sa ganun po ay maiwasan na rin po na masobrahan sila or maiwasan po natin yung overfeeding na nagiging cause din po minsan ng pagkakaroon po ng bloated. So sa video na to ipapakita ko po sa inyo yung paraan ko ng pagpapakain sa mga alaga kong kambing, na sa ganun ay magkaroon din po kayo ng idea at pwede nyo rin po itong i-apply sa mga alaga nyo. So mga idol, so yung una ko pong ginagawa sa umaga, so halimbawa magpapakain ako ng 7 a.m. or around 8 a.m. So una kong binibigay po is feeds. So magtitimpla po ako ng feeds. So ito po yung lagayan nila. So bawat isang kambing isa, binibigay ko nito ng 2 to 3 cups. So minsan 2 cups lang nung takalan ko. So wet feeding po kasi ako, may halong tubig. Tsaka masabaw, kaya talagang mas mabilis nila maubos at gustong gusto po nila. So ngayon, pagkatapos ko po magbigay ng feeds, pahinga lang po sila ng mga 10 minutes or 5 minutes. Magbibigay na po ako ng mga damo o kaya legumes. So pagkabigay ko po sa kanila, medyo dinadamihan ko na po. Then, isang lagayan lang po yun or dalawang lagayan lang po ng legumes saka ng damo. So pag nagbigay po ko sa kanila, yung alam kong aabot na hanggang tanghali. So nakain po sila around 8 a.m. to 12 noon. So tanghali na po yun. Natatapos po sila mga alas 12 ng tanghali sa pagkain po. Then, pagkatapos po nilang kumain ng 12, nagpapahinga na po yung mga yan. So, binibigay ko naman po is, nagbibigay naman po ako ng painom around 2 p.m. po. So, nagpapahinga po sila ng 2 oras. So, pahinga muna sila ng 2 oras. Makatapos silang kumain ng 7 a.m. or 8 a.m. to 12 noon po sa tanghali. Then pagkapahinga nga po nila ng 2 oras, alas 2 po or 2:30, nagpapainom muna po ako sa kanila, then lalagyan ko na po sila ng legumes at saka damo. So ganun lang po yung aking routine. So pagkalagay ko po ng legumes at damo, natatapos po silang kumain is alas 6 ng gabi. So pagkatapos po nila kumain na 6 p.m, hindi na po ako nagbibigay ng gabi. So yun lang po yung aking daily routine dito sa aking kambingan. So napakaganda naman at talagang effective naman sa kanila. Parang cut and carry lang po yung ginagawa ko. So pag hindi na nila kaya, is tinatanggal ko na muna para nasa ganun ay hindi sobra yung mabigay natin at tamang pagkain lang po. Nasa ganun po maiwasan din yung pagkakaroon ng bloated. Pero ano naman, okay naman yung routine na binibigay ko sa kanila dahil
tama lang sa kanila, talagang nagiging effective po dahil tumataba po sila at maganda po yung resulta. Then mga idol, sa pagpapainom naman, so pwede pong mauna yung painom sa hapon or pwedeng after na nilang kumain. So ako kasi, kaya inuuna ko po yung painom ng around 2 p.m. kasi pag pinakain ko po kasi sila ng 2 p.m. ng mga legumes at damo, so matagal po sila matapos, baka mga around 6 na, so madilim na rin. So ang ginagawa ko muna, dahil uhaw na nga po sila at medyo mainit po yung 2 p.m. or yung alas 2, so pinainom ko na muna po sila dahil gustong gusto na po nilang uminom at saka nasanay na po sila sa pamamaraang yon. Then pagkatapos ko na po nilang uminom sa ng 2 p.m. or 2:30 p.m. so nagbibigay na po ako ng legumes at damo, so natatapos nga po sila sa 6 p.m. na. So pagkatapos po nila kumain ng 6 p.m. is pahinga na po sila at matutulog na po. So kinabukasan na po ulit yung pagpapakain ko. So ganun lang po yung routine ko araw-araw dito sa aking kambingan. So napakaganda rin naman po ng resulta dahil nakikita ko po sa kanila. So ang maganda nga lang po talaga dito is nakapagbigay po tayo ng mga vitamins sa powder na inihahalo po natin sa painom nila at sa feeds nila. Na sa ganun po is mas mapanatili po yung pagiging healthy nila at para na rin po matatako pa rin sila at talaga pong mas ginaganahan po silang kumain pag may kasama po laging molasses yung mga pagkain nila. So napakaganda po talaga ng epekto ng molasses dahil nakakapagpatako talaga siya sa mga alaga nating kambing. So ngayon mga idol is around 7 a.m. so maulan po sa atin ngayon. Medyo makulimlim po yung panahon yan. So ngayon mga idol is katatapos ko na magbigay ng feeds. So ito yung mga pake na nila. So ubus na ubus po lagi yan. So bihira po may matira dyan. Yan po, ubus na ubus yan. So yan na po, makatapos ko po magbigay ng feeds isa, papahinga ko muna ng 5 to 10 minutes. Yan ko muna silang medyo umiyak, yung medyo sabik sa pagkain. So maya maya ng konti, magbibigay na po tayo ng legumes or yung damo na ating ipapakain sa kanila. So yung legumes po na pinapakain ko is kalimitan, ipil-ipil lang po lagi. So minsan nga, walang damo silang nakakain kundi ipil lang dahil talaga po nga doon na po sila nasanay at ayun po yung lagi nilang hinahanap sa akin. So ngayon is magpapakain muna tayo nung tong ipil-ipil ng legumes, yan, tsaka yung damo. So ipapakita ko sa inyo paano po ba ako magpagpakain sa kanila ng mga damo at ng mga legumes. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung talaga bang gustong-gusto nila itong legumes na ipil. Na sa ganun, makita nyo rin po yung epekto nito sa mga alaga natin. So, ito sabak natin na ubus na ubus din mga idol. Wala natira, mga red brown. So, kung napansin nyo po, nung una, binibenta ko to sa group. So, marami na po akong nakausap dito na nakadeal ko. So, ipapadala na po sana, ipapatransport na tong bak na to. Kung tutusin, tatlong tao na yung nakadeal ko dito. Yung isa, pinareserve pero hindi nakuha. Then, yung pangalawa naman, nagka-problema doon sa mag-aalaga na wala daw. Then yung patatlo naman is napakagulong kausap. Kaya ang ginawa ko is naisipan ko na huwag na muna ibenta dahil hindi naman ako nagmamadali sa pera at matutusan hindi pa naman halos kailangan. So napili ko na huwag na lang ibenta at alagaan na lang muna namin. Dahil hirap din dahil napamahal na rin kami dito sa bak na to at talagang maganda po ito magbigay ng anak. So ngayon isa hindi na po namin ito ibebenta at gagawin na lang po namin materialis pa rin. So dito na lang muna po uli siya sa aming kambingan. So yan po, busa-busa yung pagkain niya. So ngayon bibigyan na po natin sila ng pagkain nilang ipil-ipil at damo. So tara mga katropa. So yan mga idol, talaga nang ubus na ubus sila. So na kailangan muna natin is linisin muna to. Then mamaya is bibigyan na natin sila ng kumpay, yung ipil-ipil tsaka yung damo. So yan, kailangan muna tayo maglinis. So ganun na iwas kalat. Kailangan natin linisin mga kalat. Yeah. Yan na talaga pong ubos na ubos. Simot na simot. Talaga naman po napakatatako ng mga to. So itong isa hindi nakaubos, kaya ibigay natin dito. Yan, ubusin mo yan. Yeah. So yan mga idol, simot na simot po yung ating feeds na binigay sa kanila. Yan mga idol, nagbigay muna ako ng ipil-ipil sa kanila. So baka tapos nga nilang kumain ng feeds,
ay nagbigay naman po tayo ng legumes na ipil-ipil. So hindi na ako pupunta sa dulo dahil medyo putik at mahirap kasi ngayon naulan. So yan po, binigyan muna po natin sila ng ipil-ipil. Then mamaya po lalagyan pa po natin yan. So pagkalagay po natin mamaya ng medyo marami na may kasamang damo is mauubos po nila yon for sure, mga alas 12 na ng tanghali. So ganun po sila kumain. So minsan naman nagpapahinga sila, tapos mamaya babalik uli sila dito at kakain po sila. So hindi po ganun nila kabilis na uubos din dahil minsan nagpapahinga po sila. Then pagkatapos nga po nilang kumain, mamayang alas 12 ng tanghali, so pahinga po sila ng 2 hours or 2 to 3 hours. So kakain na po uli sila ng 2:30. So 2:30 na po uli yung sunod nilang pagkain. So ang bibigyan nga muna po natin mamayang alas 2 o 2:30 is yung painom po nila, which is yung tubig na may molasses. Then pagkatapos po uli natin magpainom, kumpay na uli po tayo ng uli ng legumes at damo. So make sure lang po mga idol na sakto lang yung binibigay natin sa kanila at hindi po sobra. So masama po kasi yung sobra na pagbibigay. So yan po, oh, sarap na sarap po sila sa ipil. Kain lang kayo mga chong. So yun mga idol, yung daily routine ko na ginagawa sa pagpapakain sa kanila. So kinakailangan lang kasi natin na mabigyan sila ng sapat na pagkain at hindi po sobra. So kahit saan bagay naman, masama po yung puro sobra o masama po yung sobra. So ngayon, pinakita ko po sa inyo kung paano ko po sila bigyan ng pagkain. So inuna ko po yung feed sa umaga. So nasa sa inyo po. So meron pong mga magkakambing na nagbibigay po ng feed is hapon. Hapon sila nagpapakain ng feed. So meron naman po na umaga hapon. So yung iba umaga tanghali hapon. So yung akin po is so umaga lang, isang beses lang. So dati po pinibigay ko sila 2 times a day. So medyo magastos po kasi pag ganon, kaya ginawa ko pong isang beses lang. So ang feeds po kasi natin mga idol is 30% lang po. Kung yung pagpapakain po kasi natin ng feeds is laging 30%. Then ang 70% po nun is yung mga legumes at damo na po. So ganun po lagi yung pagpapakain natin. Kasi minsan po sa mga back natin, pag sobra po lagi yung binibigay natin feeds, is nagkakaroon din po sila ng infection sa ihi o yung parang nagkakaroon sila ng mga bato. So kinakailangan po na 30% lang po yung ating pagbibigay ng feeds. Nasa ganun po ay hindi rin po masobrahan. So yung 70% naman mga idol is yung damo na po at yung mga legumes na binibigay po natin sa mga laga natin. So yung paraan ko po kasi mga idol is nagbibigay po ako sa umaga ng feeds. Then after ko nga po magbigay ng feeds is yung kumpay naman po ng legumes at damo. So natatapos nga po sila is around 12. Then pahinga po sila ng 12 ng tanghali hanggang 2:30 or hanggang 2 p.m. Then 2 p.m. nagpapainom na po ako sa kanila. Then kumpay na po uli. Then 6 po, tapos na po silang kumain. So sa around 7 p.m. ng gabi, tulog na po sila. Hindi na po ako nagpapakain ng gabi. So yun lang po yung paraan ko dahil eto po kasi kambingan namin is bihira po kami matulog dito. So may nagbabantay naman po sa mga alaga namin kambing. So ang ginagawa po namin is yung bahay po kasi namin is nandun pa sa bayan. So mga 15 minutes pa po yung papunta dito or 10 minutes. So talagang tiyagaan po. So ako po yung tumututok sa mga kambing namin tsaka yung tatay ko. So tulong kaming dalawa. So hati po talaga yung oras kasi hindi lang naman po itong kambing yung aming mga pinaggagawa. So ngayon po kasi is napatigil po ako sa trabaho. Sa hotel po kasi ako nagtatrabaho sa dito sa amin sa Batangas, sa Canyon Cove. So doon po ako nagwo-work as a bellboy at a receptionist. So napatigil nga po yung gawa nitong pandemic. So ang ginagawa po namin sa mga alaga namin, so hati po talaga yung oras. So gising kami na maaga, punta kami dito sa aming kambingan, then magpakain kami. Then after nga po namin magpakain is check lang po lahat ng mga kambing namin bago po uli kami umuwi. Then babalik po uli sa hapon. So talagang medyo mahirap po. At okay lang naman po. Tag-enjoy naman po tayo sa ginagawa natin. So yun lang mga idol, ang aking may ipapayo sa inyo mga idol. So sa pagpapakain, kinakailangan sakto lang at hindi po sobra. So sa feeds natin is kinakailangan 30% lang. Then yung 70% is yung mga damo na at saka yung mga legumes. Nasa ganun po ay may iwasan nga rin po yung pagkakaroon po ng infection sa ihi ng mga alaga nating kambing. So, kinakailangan na magtiyaga lang po tayo sa pagpapakain sa kanila.
So, tiyaga lang po sa pangungumpay dahil yung pangungumpay po natin is yan po ang ating puhunan. So, kinakailangan po, tiyaga lang po tayo mga idol. At balang araw ay bibigyan tayo niya ng magandang resulta or magandang balik sa atin sa mga ininvest natin na sa ganun ay makabawi po tayo sa mga nagastos po natin sa mga alaga natin kambing. So, mahalin nyo lang po yung mga alaga nyo, gaya ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. At balang araw po ay mababawi nyo po lahat ng ininvest nyo sa mga alaga nyo. At mapapalago nyo pa po yung investment nyo sa goat farming. So maraming salamat po sa inyo lahat, sa pakikinig nyo po, sa pagsuporta. Ang may papayo ko lang po sa inyo is magtiyaga lang po tayo at mahalin po natin yung ginagawa natin. Na sa ganun po, maganda po yung ibalik nito sa atin. So maraming salamat sa inyo lahat and God bless.